guys, it's me, Jess. Welcome back to our channel, My King Kulitan. Well, for today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng PLDT to GCash. So, una, dapat may GCash ka at fully verified ang account mo. At kung wala ka pa namang GCash, install mo na lang siya sa Play Store and then i-verify mo na lang yung account. Gamit ka ng government valid ID. So, government valid ID lang naman yung gagamitin mo. Tapos send mo, check mo na lang after 24 hours and then fully verified ka na. So, first step ay pupunta na tayo sa GCash. Ayan. Dapat makikita mo dyan yung amount na ikinash-in mo sa GCash account mo. Marami namang mga outlet na pwede kang magpa-cash-in. Pwede sa mga bank, online bank, or 7-Eleven, RD, and then punta ka sa pay bills. Yan. Makikita mo dyan. Tap mo yung pay bills, and then hanapin mo yung telecom. Then, scroll down, hanapin mo yung PLDT. Yan. Pag nandun ka na sa PLDT, ilagay mo na lang yung account number. Ibibigay naman yung agent na mag-i-install sa bahay nyo yung account number mo. So, isave mo na lang. Tapos, yung nilagay mo, siguraduhin mo lang na tama yung nilagay mong details. Okay? Check mo mabuti, double check mo. Next, area code nyo plus yung telephone number nyo. Then, sunod, yung service. LDT DSL. And then, ilagay mo yung amount na babayaran mo. Sa amin kasi yung binabayaran namin is 1-4 a month. Ayan, 1-4 po yung binabayad namin kasi hindi kami nakaabot dun sa free installation nila. May 100 per month na binabayaran kami dun sa 3,000 na installation namin. Yan, for 3 years na yan, 100 per month. Kaya 1-4 yung binabayaran namin. So, ilagay po natin dito yung amount na babayaran natin. Tapos, yung email. Ay sasend yung email na mabayad ka na. Then, next. Oo nga pala. Kulang dito yung kinash-in namin. 1-4 lang. Nakalimutan na may charge pala. So, every transaction dito sa GCash ay may mga charge na. Kasi dati, daming free dito sa GCash. Kaya, very convenient siya. Tsaka, gustong-gusto namin gamitin dati. Kasi, daming free. Ngayon, may mga charge na. Dito sa, GCash. Pag nagbabayad ka ng PLDT, may 7 pesos na charge. So, ayan, 1-4 lang yung na-cash-in namin. So, magbabayad na lang kami ng 1,393 plus yung 7 peso na charge niya, kaya saktong 1-4 na siya. Okay lang na hindi 1-4 yung bayaran mo. Yung kulang mo, bayaran mo na lang for next month, idagdag mo na lang dun. Okay lang naman na hindi sakto kung bayad, okay lang din na sobra. Pag sobra naman, ilalas nila dun, ilalas nila yung bills mo for next month. Ano lang yun? Kunwari, nagbayad ka ng 1,500. So, yung 100, ilalas nila dun sa bills mo for next month. Ganun lang yun. Ayan, okay na. Tapos, ayan. May ma-receive ka ng email na nakabayad ka na. So, ayan. I-video mo na naman yung 1 month na binayaran mo. So, dapat every 20th of the month, dapat huwag kang lalagpas dun pag ng PLDT pag nagbayad ka.
kasi ikakat nila yung connection mo. Ayan, hassle na naman, tatawagan mo na naman sila, i-reconnect naman nila yung connection mo. Sayang din yung mga days na binabayaran mo tapos cut yung connection mo, di ba? So, bayad ka na lang ng time. So, ayan, ganun lang. Ganun lang mag-bayad ng bills mo sa PLDT. So, ayan, guys. That's our video for today. Ayan, nakabayad na naman kami ng internet namin. Wow! So, thank you sa panunood. Sa mga bago po dyan, ay sana huwag nyo naman pong kalimutang i-subscribe, like, at i-share itong videos namin. So, salamat guys! Bye! See you in our next video!